Ito sina adolescents Kate, Mark, Anne at George. Dumadaan ngayon sa yugto ng pagtadalaga at pagbibinata. Ito ay may dulot ng mga pagbabago sa pisikal na anyo, emosyonal at psikolohikal nilang katangian. Gayunpaman, mayroon pa ding pagkakaiba-iba ang kanilang tinatahak na landas. Sa inyong pagdadalaga at pagbibinata, bawat kabataan ay dumaranas ng mga iba't ibang pagbabago sa katawan, nararamdaman at pakikipag-ugnayan sa mga tao sa inyong paligid. Dahil kayo ay nabubuhay sa isang lipunan, kayo ay kasama sa mga iba't ibang banta at kaganapan na kinakaharap nito. Ang mga ito ay maaaring makatulong sa maayos na pagkahubog ng isang kabataan o maaari rin namang maging banta sa inyong kakayahang paunlarin ang inyong sarili. Kasama sa mga banta at panganib na ito ay ang mga sumusunod: maagang pagbubuntis, pagkahawa sa sakit na nakukuha sa pakikipagtalik, pang-aabusong sekswal o exploitation, paggamit at pagkalulong sa ipinagbabawal na gamot, malnutrisyon, pagtigil sa pag-aaral, kahirapan, at iba pang mga isyu sa lipunan. Habang nahuhubog ang pag-iisip ng mga kabataan, kayo ay gumagawa ng mga desisyon. Mga desisyong maaaring makatulong sa maayos na paglaki bilang mga adults o maaaring ikapahamak kung hindi tama ang napiling desisyon, lalo na sa gitna ng mga pagbabagong inyong nararanasan at mga isyong umiiral sa lipunang kinabibilangan. Kaya upang makayanan ang pang-araw-araw na hamon ng buhay at upang kayo ay mahubog ng maayos, kailangang kaukulang kakayahan. Ang mga kakayahang ito ay tinatawag na life skills o mga kakayahang kailangan sa buhay upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok at hamon ng buhay at mga iba pang hamon sa paglaki ng isang kabataan. Ano-ano po ang mga life skills? Una, ang kakayahang makilala, pahalagahan at mahubog ang sarili o self-esteem. Habang ang kabataan ay nagkakaroon ng sariling pananaw tungkol sa mga bagay-bagay, mahalagang magkaroon kayo ng pagkilala sa sarili. Ano ang inyong kalakasan? Hilig, kahinaan, pananaw sa mga bagay at pag-uugali. Kailangan meron kayong pag-unawa at pagtanggap sa sariling katangian upang ito ay lalo niyong mapaunlad. Higit sa lahat, kayo dapat ay may pagmamalaki at pagmamahal sa sarili upang magkaroon kayo ng kakayahang makisalamuha sa kapwa at harapin ang anumang pagsubok. Paunlarin ang inyong self-esteem sa pamamagitan ng self-reflection, pagpapayaman sa mga kinahihiligan o talento, maayos na pagtanggap sa mga kritisismo o feedback mula sa iba. Pangalawa, kakayahang maging malusog at pangalagaan ang sarili. Bahagi ng pagmamahal sa sarili ay ang pangangalaga nito at pagsiguro ng kalusugan at paglayo sa kapahamakan. Kabilang dito ang pagkain ng masustansyang pagkain sa sapat na halaga. Pag-iwas sa mga mapanganib na gawain katulad ng pag-inom ng alak, paninigarilyo at ipinagbabawal na gamot. Ang pangangalaga sa sarili ay pagmamahal at pagpapahalaga sa sarili. Ikatlo, ang kakayahang magkaroon ng pangarap o pagpaplano para sa hangad na kinabukasan. Bilang isang kabataan na simula pa lamang nakakatuklas o nakakaranas ng kagandahan o pangyayari sa buhay, maaari kayong maging malayang makagawa ng gusto nyong gawin at gumawa ng mga bagay na nakakapagpasaya sa inyo. Ngunit, maaaring ang mga bagay na ito ay magiging walang kabuluhan kung hindi angkop sa inyong pangarap.
mahalagang magkaroon ng pangarap o aspirasyon na siyang magiging gabay ng mga kabataan sa kanilang pagdedesisyon sa bawat araw. Ang kabataan na walang pangarap ay parang isang bangkang palutang-lutang at walang kahihinatnan. Kahit sa anong kalagayan ng kabataan, kayo ay may kakayahang mangarap at abutin ito. Kaya dapat kilalanin ng kabataan ang kanilang sarili, ang kanilang kalakasan, kahinaan, talent, kagustuhan, upang maunawaan ang inyong pangarap at maging panghabang buhay na gabay sa bawat desisyong kanyang gagawin. Pang-apat, pagkakaroon ng mapanuring pag-iisip at responsableng pagdedesisyon. Upang maiwasan ang maling pagpapasya sa maaaring makasira sa mga pangarap ng kabataan, kailangan nyo ng mapanuring pag-iisip o critical thinking. Ito ang kakayahang suriin ang mga pangyayari, pag-isipan ang maaaring maging kahihinatnan at ano ang aral na maaaring makuha dito. Ang bawat pagpipilian ay merong kahihinatnan. Kaya mahalaga na ang bawat kabataan ay marunong sumuri sa mga bagay na may kaugnayan sa mga pangyayari. Makagawa ng mga options na may pagsusuri sa maaaring kahihinatnan nito at magawa ng aksyon ayon sa masusing pag-aaral ng pangyayari. Ang mapanuring pag-iisip at pagpapasya ay mahalaga rin sa paglutas ng problemang maaaring kaharapin ng isang kabataan. May kakayahan ang kabataang tumutol kung hindi tama ang ipinapagawa o maaari itong magpahamak sa inyo. Sa pagtutol, kailangan ng malakas na paninindigan sa tama. Kung hindi kayang tumutol, maaari kayong makipag-usap o makipag-negosasyon upang magkaroon ng desisyong katanggap-tanggap sa bawat isa. Ngunit ang paninindigan ay mahalaga pa rin sa pakikipag-negosasyon. Panghuli, pagkakaroon ng epektibong pakikipag-usap o komunikasyon at pakikipag-ugnayan sa iba. Ang epektibong pakikipag-usap sa ibang tao ay mahalaga sa pagpapanatili ng maayos na samahan sa magulang, kapamilya, kaibigan at iba pang tao. Mahalagang masabi nyo ang inyong saloobin, pananaw at diwa upang inyong mapaunlad ang sarili. Subalit, kailangan ding matutong makinig ang mga kabataan sa mga taong kausap nila upang magkaroon ng paggalang at pagkakaunawaan. Sinabi ng bayaning si Jose Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Bilang mahalagang bahagi ng lipunan, ang mga kabataan ay nararapat lang na gabayan at pangalagaan upang masigurado ang kanilang tagumpay sa kung anumang landas ang kanilang tatahakin. Ikaw, kumusta ang iyong paglalakbay? Anong bakas ang iyong iiwan?